afternoon, sir. Hello, good afternoon. Saan company ka nag-work sa Pinas? At Smith Center Picture? Sa Monterrey ako, Makati Soup, Alabang, Mundil Lupa. Okay. Yeah. Sa ilang taong ka, sa Highland? 4 years, magpa-5. 4 years? Yup. So, ano pong status mo ngayon dito sa Canada? PR na ako ngayon. 2 years ng PR. So, may balak ka mag-apply ng citizenship? Balimbawa? Yup. Siyempre. Mas gusto ko mag-apply ng citizenship kung may pagkakataon. Sir, ano advice ko sa mga aspiring mid-cater voucher na nasa Pinas ngayon? Simple lang. Kailangan lang ng tiyaga. Kasi pag may tiyaga, may nilaga. Ayos, sir. Yeah. Sir, shoutout. Anong shoutout mo sa... Anong promise ka, sir? Bicol ako, Bicol. Muragun. Hindi ba Patangas? Bicol. Ba't para may puntang Patangas? Ang misis ko, Patangas. Okay. Oh, shoutout sir sa mga taga Bicol at Patangas. Shoutout sa mga taga Bicol, mga Oragon. Apply na rin kayo dito, as butcher. Mga sa Patangas, alay, apply na kayo. Thank you, sir. Thank you. Oh, sir, good afternoon. Sir, saan company ka nag-work sa Pinas? Pilipinas Macro. Oo. So, tapos nung nagka-close sila, inabsorb ako ng SM. So, meron pang experience sa mid-cutting? Meron. So, SM Save More? Hindi. Sa SM ako, sukat. Okay, supermarket siya? Sa supermarket ako. Okay. So, ilang taong ka sa Island? 9 years mag-attend. So, anong status ng inyo? Sa ngayon, kakapasa ko lang ng citizenship exam, pero nag-aantay ako ng OTK. Okay. So, the near future, citizen ka? Oo. Outtaking na lang? Outtaking na lang. Formality na lang yun, sir? Formality na lang. Pero anong advice niyo sa mga aspiring mid-cater butcher na nasa Pilipinas? Sa mga aspiring butcher dyan sa Pilipinas, ipagpatuloy niyo lang yung experience niyo at huwag kayong mawalan ng pag-asa. Mag-apply lang kahit saan. Saka ipagpatuloy niyo lang, magdasal at yun. Yun lang. Sir, saan ka sa parang? Anong products sa... Bicol. Sir, pati yun sila, shoutout. Shoutout sa mga Bicolano na butcher, aspiring, tsaka sa lahat ng butcher na gusto mag-apply sa Canada. Good luck sa inyong lahat. Thank you, sir. Peace out. Sir, sa saan company ka nag-work sa Pinas? As a cutter, butcher? Una, Tender Bites, then Rustans. Okay, supermarket yun? Supermarket ko. Kailan lang para sa highlight? Magsi-6 years this year. So, anong stats mo yun, sir? VR? VR, yes. Okay. VR. Sir, anong advice mo sa aspiring mid-cutter tsaga lang, then more practice. Sa mid-cutting? Sa mid-cutting, yes. So, tapos, mga requirements, kailangan na bago kayo mag-apply, kailangan pulido na lahat para wala nang masyadong problema. Walang hassle. Dapat kompleto lahat. Kompleto lahat, oo. Lalo na yung may mga sabit-sabit dyan na ano. Alam mo na. Sir, anong practice ka, sir? Manila. Okay, so Tagalog. Shoutout ka naman, sir, sa mga... Shoutout sa mga Tagarustans. Yan, Rockwell, Makati. Okay, sir. Salamat pa naman. Sir, good afternoon, sir. Good evening pala, sir. Good evening din. Saka, sa mga member ng Philippine Butchers Clasher. Okay, good evening sa inyo lahat. Sir, saan ka nag-work sa Pilipinas as mid-cutter? Nag-work ako sa Monterrey ng 3 years and then nag-barko ako sa Costa Grocery sa Italy. And you. Sir, ilang taon ka na sa highlight? 8 years na ako dito sa highlight. Wow, nice. Tagal na, sir. Yes. Sir, ano pong status niyo sa Canada? Permanent resident. Yes. So, mga ilang taon pa mag... Hopefully next year, apply na ako ng citizenship. Sir, ano kung advice niyo sa mga aspiring mid-cutter butcher na? Tuloy nyo lang ang pagpukulsigin na maging isang mabihasang butcher dito. Yan lang. Sir, anong province niyo, sir? Sambales. Sir, pabati naman sila sa dialect. Ikumuso na lumayan ba butcher niyo sa Sambales? Special mo si Block. Nung labi mo yung maginin, may-apply ito sa Canada. Tika mo na. Ayos ito eh. Yeah. Okay, sir. Shoutout mo lang yung Loyline. Okay, ang Loyline PM ng High Life. Shoutout sa inyo. At si kay admin Bong Tingson.
Yan, isa sa mga mentor ko sa photography dito. Okay, thank you, sir. Thank you. Sir, how are you, sir? Ay, good. Thank you, sir. Thank you, thank you. Ano bang atin dyan, pare? Ano ba yan? Sir, may katanaw lang alam. Oo, walang problema. Basta masagot natin yan, ha? Oh. Sir, saan company ka na-work sa Pinas? Ako, nag-umpisa ako sa Monterrey, Das Marinas, Cavite. Oh, nag-umpisa ako doon 2006. So, yung mukha ng company is doon is minsan pag December walang pasok. Nag-meet shop din ako eh. Oh. So, marami ka na experience sir? Anong kasing experience sir? Anong sinasabi mo experience sir? Depend- sa meet ka. Ah, yeah, yung siguro para ha. Okay. Ayan. Ah, sa meet ka din, oh, medyo mahaba na rin. Mahaba na rin. Sir, ilan taong ka na sa Highlife? Sa Highlife, so, numating ako dito March 2, 2014 eh. So, approximately by March ngayong yung March to is nag 7 years ako. Wow, nice. Oh. So anong status mo? Common law. Oh. Di ba in relationship? Ay, pwede rin in relationship. Di ba? Ano ba naruhin mo yan? Ang status dito sa Canada sa. Ah, permanent permanent residence na po. Working permit, permanent citizen. Ah, permanent residency. Oh. Oh. So, sir, kailan ka mag-ano? Apply na siya. Kasi yung wife ko is dumating sila 29. So you have to be 2 years nung nag-start ka ng mag-PR. So kailangan tapusin mo yung 2 years bago ka mag-apply. So ako pwede na ako pero yung wife ko hindi pa siya pwede pero kaya tatapusin ko lang yung 2 years niya para kami mag-apply para so, sabay kami. So hihintayin mo yun sir. Oo, oh, hintayin. Oh, para sabay kami. Oh. So, maganda nga yun sir. Oo. Sir, anong advice mo sa mga aspiring natin at sa kabuchan na nasa Pilipinas? Ngayon pa lang, yung pinaka-importante sa atin dito is communication. So, kasi sa atin, pag yung English natin, galingan natin yung English. Kasi pagdating natin dito, English, di ba? Kasi sa atin, pag sinabi mo nag-English ka, spoken in dollar, di ba? Pero, ma-realize mo, pagdating mo dito, kailangan mo ng magaling ka doon sa communication. So, you need to speak English. Oh, you need to practice mo yung English mo. So, para makaintindihan pag nasa Pinas. Oo, makaintindihan tayo. Pabor yun. Okay, sir. Saan promise mo sa Pinas? Mindanao. So, sir, pakipati na rin sila sa mayaling mo, sir. Mayong buntag diha, o mayong gabi diha sa akong mga amigo, higala, sa akong mga parinti diha. Na, mayong taga na mo sa may panlawas. Shoutout mo na sa shoulder line. Shoulder line. Lalo na yung sa north side, Pakijay. Yung mga kaibigan ko dyan, sila ni Ase, sila ni Dodong, si Cheng, si Joel. Joel. Okay sir, thank you very much. Oh, walang problema pare, anytime. So ayan po, no, nakita niyo po yung interview natin sa mga kasama po nating meat cutter butcher dito sa Nipawa, Manitoba, Canada. Halos po lahat sila permanent resident na. O yung iba naman po ay citizen na ng Canada. So ngayon po, yung nakikita nyo rito, kung permanent resident po kayo or Canadian citizen na, meron po kayong mga career opportunities sa Highlife. Dito po, pwede po kayong mag-apply. Dito po sa Highlife, Windom, Minnesota. Ito po ay base sa US. Sa Amerika po ito. So, may mga pagkakataon po kayo na mag-apply dito. Yan po ang bagong program ng Highlife. Magandang araw sa inyong lahat sa mga nakikinig nito. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na dito sa Highlife, pag permanent resident ka na, at lalo na pag Canadian citizen ka na, pwede ka mag-work sa Minnesota, sa Windom, Minnesota, which is nasa United States yan, sa Amerika. So, kailangan mo lang makipag-usap sa HR dito sa Highlife sa Nipawa. So, magandang opportunity to sa lahat. Kaya, kung ako sa inyo, i-pursue nyo yung pagiging meat cutter butcher nyo dyan sa Pilipinas para magkaroon kayo ng opportunity makapag-work dito sa Canada and then pwede kayong mag-work sa US. Pakikita ko sa inyo yung mga pwede nyo ma-applyan pag nandito na kayo, pag permanent resident and Canadian citizen na kayo.
meron dito yung tinatawag ng quality assurance. Makikita nyo. Ayan, hindi ko na babasahin. Check out nyo na lang. Kasi marami yan. So, ayan, quality assurance. Ayan ang mga tao na nag-work. Ganyan ang mga dress namin dito. So, ano pang meron? Crossing guard part-time. So, nakalagay dyan, your days will include monitoring walking pedestrian, ensure safe loop moving traffic. So, ito yung mga nagtatraffic sa specialty dito sa amin. Meron din yan sa Windom, Minnesota. Pero sa amin, pag pumasok ka sa High Life, meron mga traffic, parang traffic enforcer na nag-aayos ng flow ng mga traffic para hindi nagkakaroon ng bulbol. So, ano pang meron? Production lead hand. May mga tao na nag-handle ng mga tao bukod sa supervisor. So, ayan yung pwede nyo mga applyan, ano? Kung nandito na kayo, kung permanent resident na kayo, at saka Canadian citizen. Ayan. Nakikita nyo naman. Tapos, QA lab technician. So, marami pa yan, ano? Makikita nyo. Yung nakikita nyo dyan na may hawak. Ang tawag doon, wizard knives. So, may mesh gloves. So, for sure, alam nyo yan as a meat cutter. So, ano pang meron? Meron ding janitor. Sa Windom, Minnesota to, no? Yung sinasabi ko, no? Hindi to sa Nipawa. So, kasi, meron kaming program nga. Ang High Life, may program sila na pwede kang mag-work sa Amerika, sa Minnesota. Ayan, warehouse associates. So, pwede kang magtaas ng career mo if you want. Kung gusto mo. Hindi lang sa meat cutting and butchering. So, ayan po, no? Nakita nyo. Shock truck driver. Sa PM ship. Ano pa? So, shipping admin assistant. So, maraming trabaho na pwedeng makuha ninyo, no? Production manager, Kilper AM. Sa Minnesota yan. So, ang pinapakita ko sa inyo, sa US to, no? Hindi to dito sa Nipawa. Pero marami pong mga available na job din dito sa Nipawa, Canada. So, binibigyan lang ng option ang mga permanent resident at saka mga Canadian citizen kung gusto nyong lumipat sa Amerika. Okay? So, makikipag-usap lang kayo sa Human Resource Department. So, ayan po, no? Makikita nyo. Sana magkaroon kayo. May line cook pa, oh. Mga galing sa cruise ship. Sa mga hotel. Line cook pa. Head chef. O, ayan, ano? Sana maging inspirasyon sa inyo to. Ang pinapakita ko na to. At ituloy-tuloy nyo lang yung mga pag-meet cutting nyo. Hoping makapag-apply kayo at makarating dito sa Canada katulad po namin. Hanggang dyan po, sana loobin ng Panginoong Diyos makapag-apply kayo at makarating dito sa amin. Okay? Salamat po ng marami. Bye!